Papa Dudut. Ako po si Eunice, 25 years old sa kasalukuyan, at ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo sa ating mga kapuso ay nangyari noong ako po ay isang service crew sa isang fast food chain sa isang mall. Bilang isang working student when I was in college, na-assign ako as counter crew. Ako po ang kumukuha ng mga order ng mga customers. Masaya po ako sa trabaho ko sa fast food chain at syempre malaking tulong sa akin ang kinikita ko para sa pang-araw-araw ko habang ako po ay nag-aaral. Taga-Tondo po ako, Papa Dudut, at hindi ako humihingi na sa mga magulang ko dahil gusto kong maging independent. Nais ko pong makapagtapos upang maging maginhawa naman ang aming pamumuhay. When I reach 18 years old ay super saya ko po dahil pwede na ako makapagtrabaho sa isang fast food chain. Nakikita ko kasing maraming pera ang kaibigan kong si Joan tuwing sahod niya at ako ay kanyang nalilibre. Ang sabi niya sa akin na malaking tulong ang pagiging fast food chain crew para sa kanyang pag-aaral. Pero syempre, mahirap at nakakapagod din dahil after mong magtrabaho ay diretso ka ng school para naman mag-aral. Kailangan talaga ng time management kapag working student ka. Dapat ay meron ka pa rin time sa pag-aaral at paggawa ng mga assignments. Ano pa ang silbi ng pagtatrabaho mo kung napapabayaan mo naman ang pag-aaral mo? Kaya naman, sinisiguro ko talaga na balanse ang lahat. Hindi maialis na meron talagang customers na kinatatakutan ng lahat ng crew dahil masyadong mapangmata, masungit at parati nilang linya ay the customer is always right daw. One day, naka-encounter ako ng isang customer na nabulyawan ako. Kumain, Ma, para madali lang at makauwi na tayo ng bahay. Oy, sige. Nagiinit talaga ang ulo ko dun sa opisina ng agency ng papa mo eh. Pera naman natin yun. Magandang gabi po, ma'am. I'm Eunice. Can I take your order, please? Ano? Ito. Yan. At saka ito rin, ha? At saka ito pa. Alin po dito, ma'am? Ito. I'll repeat your order, ma'am. Ilang minuto ba to? 15 minutes po. Repeat ko lang po yung order nyo. Sige na, huwag mo nang ulitin. Unahin nyo na at gutom na kami. Dito na tayo, ma. Kumuha ka na ng kutsara at tinidor natin, Jeffrey. Opo. Ito na pong order niyo. Asan yung isang in-order ko? Eh, hindi ito yung in-order ko. Ito po yung nakalagay. Tatanungin ko po sa counter. Ay, wag na. Ako na lang ang pupunta. Sige po, sir. Serve na lang po in 15 minutes. Salamat po. Ano ka ba? Bakit mali ang pagkain dumating sa amin? Po? Bakit mali itong pagkain na sinerve? Ma'am, sorry po, pero... Anong sorry? Anong pero? Ano bang pangalan mo? Eunice po. Ang tanga mo! Yan pong sinerve sa inyo yung mga tinuro nyo kanina. So ako pa ang nagkamali ngayon? Hindi naman po sa ganun. Nasaan ba yung manager mo? Tawagin mo kay manager mo? Bakit ba may nagtatrabaho ditong tatanga-tanga? Pasensya na po. Mali lang po siguro ako ng dinig kanina. Ma'am, kukunin na lang po namin ulit yung order ninyo. Ma, hayaan nyo na po. Hindi pwede. Ito kumain eh para mas mabilis. Eh tapos ngayon maghihintay ulit tayo? Bihira naman, oo. Ma'am, 15 minutes lang naman po. Magsiserve din po sa inyo. Pasensya na po talaga. Yun naman pala, Mama. Sige na. Uminaw na kayo. Meron namang pagkaing na ihain na iba. Yun na lang muna kainin natin. Ay hindi! Tawagin mo yung manager! Tatanga-tanga tong mga empleyado ninyo eh. Dapat sa inyo tanggalin dito. Ay, huwag mo nga ako maiyak-iyakan dyan ha? Parang gusto mo pang pagmukain na masama ako. Tama naman na magreklamo ako ah. Customer's always right. Ma, tama na. Jeffrey, kasalanan to ng tatanga-tangang crew na to. Eunice, okay ka lang? Joanne... Iyak lang ako ng iyak, Papa Dudut. Nanlilisik kasi ang mga mata ng aling yon. Ang hirap pala na baka kang inaaway at minamata ng mga ganong klase ng customer. Mabuti na lamang at nandoon ang kaibigan kong si Joanne. Nagkaroon ako ng trauma tuwing may matandang babaeng kukuha ng order sa akin magmula noon. Kahit nasa bahay na ako ay parang may narinig akong pagbubulyaw sa akin. Kaya nagpalipat ako sa kitchen department. Kailangan ko ng trabaho dahil nag-aaral ako.
Tinatagan ko na lamang ang loob ko sa araw-araw and one day ay may nagpakilala sa akin habang naglalakad ako sa mall after ng shift ko. Hi. Ako ba? Oo, ikaw. Naalala mo ba ako? Ikaw yung... Kasama ko ang mama ko that night. Sorry talaga. Ako na ang humingi ng sorry for my mama. Nako, hayaan mo na yon. Tapos na yon. Matagal na kitang gustong puntahan para humingi ng sorry. Okay na po yun, sir. Jeffrey pala. Eunice. Naka-school uniform ka. Papasok ka pa? Opo. Working student, sir. Sipag mo rin ah. Jeffrey na lang itawag mo. Sige po, Jeffrey. Siyempre, kailangan eh. Kapag anak ka ng mahirap, kakabit talaga ang pagsusumikap sa buhay. Saludo ako sa'yo at sa patience mo sa mama ko that night. Wala na yon, kinalimutan ko na. Pero bakit di na kita nakikita sa counter? Nagpalipat po ako sa kitchen. Ako, mas mahirap dun. Okay naman, sa totoo lang, na-trauma ako sa nangyari pero okay na lahat, nakapag-move on na ako. Inaalala ko ngayon, may trabaho pa rin ako para mapagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Yun nga ang iniisip ko. Teka, gusto mo ba ihatid na kita sa school mo? Pambawi dun sa ginawa ni mama. Naku, wag na lang. Kaya ko naman pong mag-jeep. Sige na, wag mo na akong tanggihan. Paalis na rin ako ng mall. May binili lang ako. Nakakahiya naman po. Sige na, please. I will not harm you. Hindi naman siguro ako mukhang mananakit. Hindi naman po. Yun naman pala eh. Ihatid na kita ah. Ano bang kinukuha mong kurso? HRM. Tama din naman na training ground mo ang pagiging fast food chain crew. Oo nga. Gusto mo sa future mag-work sa hotel? Mga ganon? Opo, pangarap ko yun. That's good. Dapat talaga may pangarap tayo sa buhay. Mabait si Jeffrey. Matangkad, maayos magdamit, hindi kagwapuhan pero malinis sa katawan. Tinitingnan ko siya paminsan-minsan habang nagmamaneho siya ng sasakyan. Ikinuwento niya sa akin na nagtatrabaho siya sa isang accounting firm. Masiyahin siyang tao at kabaliktara ng mama niya ang ugali. Napapansin ko ang patience niya. Sinabi niya sa akin na ganun talaga ang mama niya. Sa papa daw siya nagmana dahil kalmado ito at hindi padalos-dalos na magbitiw ng salita. Simula po noon ay parati na kaming nagkakasalubong sa mall ni Jeffrey Papa Dudut at naulit yung mga paghatid niya sa akin sa school. Naging magkaibigan kaming dalawa at nagpalitan na kami ng numbers sa isa't isa. Kinukumusta niya ako sa trabaho ko at sa aking pag-aaral. May araw din na tinatawagan niya ako dahil gusto niya ng makakausap. Hello, Jeffrey. Tulog ka na? Hindi pa. Baka naaabala kita. Hindi naman. Wala kaming pasok kanina kaya nakauwi ako na maaga. Nakapagpahinga na ako. So, pwede ka pang lumabas? Pwede. 8 PM pa lang naman. Ayos! Samahan mo ako ah. Sunduin kita dyan. Saan tayo pupunta? Basta. See you. Baka makita ko mama mo ha. Wala si mama. Basta, susunduin na lang kita dyan. Sige. See you later. Bakit tayo nandito? Gusto kong kumain ng masarap. Pwede naman na hindi mo na ako sinama. Bayaan mo na. Sumama ka na eh. Pero ang mahal naman dito.
Siyempre, nakasahod. Ang yabang ah. Biro lang. Basta umorder ka lang. At ako na ngayon yung umorder. Dapat maging mabait sa crew. Oo naman. Ang ganda naman ng tugtog. Nakaka-in love. Oo nga, no? Lalo na kapag kaharap ka. Ano? Gusto kita. Nung una pa lang kitang makita, kahit hindi magandang tagpo for you at kay mama, na iba na ako naramdaman sa'yo. I like you. And I think I'm falling in love with you. Jeffrey, nakakabigla naman. So, binabasted mo ba ako? Hindi. Yes! Boyfriend-girlfriend na tayo? Ay, teka lang. Tama naman ang sabi mong hindi. It means tayo na. Andaya! Bigyan mo lang ako ng chance, Eunice. Ipapakita ko sa'yo na seryoso ako. Mamahalin kita ng tapat. Isahan mo ako, ah. Naging kami ngang dalawa, Papa Dudut. Masaya ako dahil napakabait ni Jeffrey. Ako ang inaalala lang madalas ni Jeffrey. Pero ako naman, ang pinag-aalala ko naman ay kung ipapaalam ba namin sa mama niya ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Sa kanya kasi nakatira ang mama niya. Lahat ng kapatid niya ay may mga pamilya niya at wala na ang ama nila. Papa Dudut, parang kinakabahan pa rin ako sa ideya na magkikita kaming muli ng mama ni Jeffrey. Ang trauma ko ay bumabalik kapag naaalala ko ang mga nangyari. Nag-usap kami ni Jeffrey at gusto na niya talaga na ipakilala ako sa mama niya upang pag-usapan ang kasal. Gusto na niya akong maging asawa. Lalong-lalo na at tapos na ako sa aking pag-aaral. Sa fast food pa rin ako nagtatrabaho bilang manager na. Pinutahan namin ni Jeffrey ang bahay nila at takot na takot ako. Pinapawisan ako hanggang sa magtapat na ang mga mata namin ng mama ni Jeffrey. Ma, si Eunice. Good afternoon po. Teka, parang naaalala kita. Parang nakita na kita. Ma, hindi ba bagay kaming dalawa? Tigilan mo nga ako, Jeffrey. Ano, magpapakasal na kayo? Ngayon ka lang nagdala ng babae dito sa bahay at pinakilala mo pa talagang girlfriend? Magsasarili ka na ba at iiwan mo na ako? Hindi kita iiwan. Oh, pero magpapakasal ka na nga. Yun nga po, Ma. Gusto ko po sanang ipaalam sa inyo na magpapakasal na kami. Oh, wait lang. Alam kong nakilala na kita somewhere eh. What's your name again? Eunice po, tita. Tama ako. Jeffrey! Ma? Bakit siya, ha, Jeffrey? Mama naman. Ikaw yung sa fast food chain eh, hindi ba? Ma, mahal ko si Eunice. Nakakatawa. Ano to, Jeffrey? Opo, ako nga po yung counter crew sa fast food chain. Iniinis mo ba ako? Iniinis niyo ba ako? Mama, nagmamahalan kami. Kailan pa? 2 taon na po mahigit. Ayoko. Hindi ko siya matatanggap. Ma, ano na naman to? Han, huwag kang umiyak. Parang nagbalik yung nangyari nung gabing yun. Alam mo, ganyan-ganyan din yung arte mo nung gabing yun eh. Tumigil ka sa kahiiyak mo ha? Ma, nandito ako. Nandito kami para maging maayos ang lahat. This is so disappointing. Ikaw itong disappointing, Jeffrey. Sa dami-dami ng babae, bakit yan pa? What's wrong with her? Ah, basta. Sa simula pa lang eh, hindi ko na gusto ang babaeng yan. Kukuha lang ng order eh. Hindi pa makakuha ng tamang order. Tatanga-tanga. Sa ayaw at sa gusto nyo, Ma, pakakasalan ko si Eunice. At dito siya titira sa bahay na to. Ah, doon na lang ako titira sa ate mo. Ma, you're acting like a child. Ayoko siyang makasama. Ma, please. Don't make this hard for us.
Papa Dudut, hindi ko talaga alam sa mga oras na yon kung tama ba ang ginawa namin na ipakilala niya ako. Pero kung hindi, kailan pa? Sa mga oras na yon, ang alam ko ay wala nang atrasan talaga. Handa na akong maging biyanan ang customer ko dating ng bulyaw sa akin at nagbigay pa ng trauma sa pagkatao ko. Dumating ang araw na kinasal kami dalawa ni Jeffrey Papa Dudut. Ramdam ko pa rin na hindi ako tanggap ng mama niya. Pero inassure sa akin ni Jeffrey na kami naman talaga ang magsasama at mahal na mahal niya ako. Siguro ay ma-pride lang talaga ang mama niya dala marahil sa kinalakhan niya noon. Ang sabi sa akin ni Jeffrey na magbabago din ang tingin sa akin ni mama kapag nagkaapo na siya sa aming dalawa. Mama, kain na po kayo. Busog pa ako. Masarap po itong niluto ko. Alam mo naman na ayaw ko sa'yo, di ba? Okay lang po na ayaw niyo sa akin. Kumain na lang po kayo kasi tanghali na at hindi pa kayo kumakain. Huwag mo na akong pagsilbihan. Hindi ka na-cruise sa isang fast food chain, ano? Asawa ka na ng anak ko. Ang lit ng mundo nating dalawa. Mama, sorry po talaga dun sa nangyari sa atin noon. Alam mo, inis na inis ako sa sarili ko hanggang ngayon. Nako, eh bakit naman po? Inis ako dahil sa inasal ko. Ayaw kita maging manugang dahil sa nangyari nung gabing yon. Ang kitid ng utak ko. Kalimutan na po natin yon, Ma. Eh pero matyaga ka sa akin, ha? Mahal ko po si Jeffrey at mahal ko po ang mga taong mahal niya. Alam mo, bilib ako sa'yo. Kahit isang salita against me, eh, wala akong narinig sa'yo. Talaga bang ganyang kakabait, ha, Eunice? Alam niyo naman, Ma, na sa tundo ako lumaki. Sanay na ako sa kahit anong ugali. Kapag hindi ko na kaya, iiiyak ko na lang. Nakita nga kitang umiiyak noon at dito sa bahay ng maraming beses. Ayoko magtanim ka ng sama ng loob sa akin. Patawad ha. Patawarin mo ako, Eunice. Matagal ko na po kayong pinatawad, Ma. Pinalaki niyo pong mabait si Jeffrey at salamat po. Ang papa talaga nila ang matyagang nagturo sa kanila. Pero parte pa rin po kayo ng pagkatao niya. Hello? Oh, ano to? Parang seryoso kayong dalawa. Ah, anak, kailan niyo ba balak na magkaroon ng baby? Okay na kayong dalawa? Oo. Masaya ako at okay na kami. Magandang balita. Ay, gumawa na kayo ng baby ha, para naman makita ko na yung opo ko sa inyong dalawa. Mamaya po. Magtatrabaho ako para makabuo na kami. Isa sa mga pinakamasayang araw sa aming pagsasama ni Jeffrey ang araw na yon, Papa Dudut. Naging maginhawa na ang relationship namin ni Mama Caridad. At isang malaking balita at blessing sa amin nang magbuntis ako the following few months. Binabantayan ako ni Mama Caridad habang dinadala ko ang apo niya. I give birth to my healthy baby boy at binigyan namin siya ng pangalang Ernesto Jr. after Jeffrey's father's name, Papa Dudut. Ay, ang gwapo ng apo ko, oh! Ang dami mong ninong at ninang, ha? Siyempre, yung mga katrabaho ko at katrabaho ni Eunice sa fast food chain dati. At para hindi magastos, doon na tayo kakain sa dati kong pinagtatrabahuhan. Ahoy, pwede rin. Kaya naman pala hindi kayo naghanda. Less hassle na rin na doon na pakainin ng mga bisita, Ma. Oh, eh, tama nga naman. Joanne, hello. Congratulations sa pagiging mother mo, ha? Naging ninang din ako sa wakas. Naaalala mo ba ako? Ay, opo. Eh, pagpasensyahan niyo na ako noon, ha? Sa totoo lang, galing kasi ako sa agency ng dati kong asawa para sa pension niya. Eh, mainit ang ulo ko nung araw na yun eh. Eh, kayong napagbuntunan ko ng init ng ulo ko. Kaya pala. Pero ang importante, may junior na si Papa. Masaya ako na naging okay naman tayo. Hindi ko akalain na magiging parte talaga ako ng pamilya ninyo.
O tayo na. Punta na tayo sa fast food chain. Tangali na. Gutom na rin ako. Eunice. Ano po yun, ma? Ako na magbubuhat kay baby, ha? Ikaw na ang kumuha ng order ko. Ano pong gusto ninyo, ma? Ito at saka ito. Sige po. Eunice. Ma? Salamat, ha? Dudot, sana po ay may nakuhang aral ang ating mga kapuso at kabarangay sa kwento ng buhay ko. Ang nais ko lang pong iparating sa lahat na maging considerate dapat tayo at huwag basta-bastang magalit kapag may mga bagay-bagay na hindi po nasunod. Kapag mali ay dapat itama at huwag maging daan ang mali sa isa pang pagkakamali. Kung nagtaas din ako ng boses noong pinagalitan ako ni Mama Caridad ay lalala pa siguro ang nangyari sa aming dalawa. At kung hindi ako naging mapagpakumbaba nang magkasama kami ni Mama Caridad sa isang bahay, ay siguradong magiging impyerno pa siguro ang buhay naming dalawa. Dapat sa isang magbiyanan ay magkaroon ng pagkakaunawaan at maging bukas kung ano man ang problema sa isa't isa upang maging maayos ang pagsasama sa loob ng tahanan. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, forever unique.